Huling-huli sa CCTV ang estilo ng pagnanakaw ng cellphone mula sa isang tindahan. Sa isang iglap, agad natangay ng suspect ang cellphone sa pamamagitan lang ng pagtatago nito sa isang papel. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Pag-ipit sa papel para makanakaw ng cellphone. Ganito ang estilo ng pagnanakaw ng isang babae na nagpanggap na customer sa cellphone shop sa Cabanatuan City. Bandang alas 3 ng hapon na makikitang papasok sa shop ang suspect. Titingin-tingin at magtatanong ng cellphone sa sales lady. Nang inilabas ang sales lady ang cellphone, makikipag-usap ang suspect para makipagkwentahan. Maya-maya pa isasara ng suspect ang box kasama ang brand new na cellphone na babalikan na lang daw niya. Pero hindi alintana ng sales lady, unti-unting huhugutin ang suspect ang cellphone habang isinasara niya ang box nito. Itatago niya ang cellphone sa ilalim ng papel at kakausapin uli ang sales lady na tila nagpapasama sa labas. At nang pumayag ang sales lady, tuluyan ang kinuha ng suspect ang cellphone na inipit niya sa papel, sabay labas ang shop. Ayon sa manager ng shop, mahigit 23,000 manong natangay ng suspect dahil sa panglilito nito sa kanilang sales lady. So, kung mapapansin mo doon, siya mismo nagsara ng box. Pero, unti-unti nang dinudukot sa loob yung unit. Dinidistract na yung sales staff na nagpapakumpute kunwari ng credit card price. Ang suspect nagpasama pa daw sa sales lady bumili ng cellphone accessory sa ibang tindahan. Parang yung unit, inilagay niya sa isang bond paper. Bond paper lang actually. So, tinakpan niya yun. Check-checkin mo yung mga unit. So, it happened to be na wala na yung unit. Doon nila na-realize na wala na. Tanging hiling ng manager ng shop ay maipakita sa kapulisan ng video para hindi na maulit pa sa iba. Nagpapakuha din ako ng printout kasi baka i-plano namin ibigay na rin sa krami siguro para may action. Dahil dito agad naming ipinapanood sa PNP ang kuha ng CCTV ng ibang estilo umano ng pananalisi. Minsan nagkakaroon lang ng mga iba't ibang variation. Pero basically ganyan lang yan eh. Pag meron kayong valuables o may mga tatargetin sa inyo, nakuha yung confidence, trust niya nung nagpukukunwaring customer. And yet, nung nakuha, kontrolado niya na yung goods, gumawa ng konting distraction. Kunwari, bibili ng case, bibili ng kung ano. Bagamat mag-isa lang ang nakunan sa CCTV na suspect, maaring may lookout para ito na pwede rin kasuhan sakaling mahuli. That's theft or that's robbery kung ginamitan ba ng dahas. Pero basically, crimes against property. Kaya payo ng PNP saan man naroon, maging alerto lagi sa mga kagamitan. See to it na hindi nila isusurrender yung control nito sa mga taong hindi nila kakilala. Sa ngayon, nagsasagawa ng training ang cellphone shop sa kanilang mga tauhan para hindi na maulit pa ang modus na ito sa kanila. Ivan Mayrina, GMA News.